Yes po, katulad ng maraming mga credit card, dito po kay JCB East West Credit Card, pwede nyo rin pong i-convert yung purchases nyo into installment plans. So guys, for today's video, i-discuss po natin, inituturo po natin kung gaano po kasimple i-convert po yung mga big purchases natin dito kay East West Credit Card into installment plan. So kung hindi po enough yung in-expect na pambayad po natin sa susunod na billing period o yung susunod na due date nyo, pwede nyo pong i-convert sa installment plan itong mga big purchases nyo guys. So dito kay East West Credit Card, take note guys na pwede nyo lang pong i-convert yung mga big purchases. So nag-i-start po siya sa minimum of 5,000 pesos in above. So below 5,000 pesos, hindi nyo po siya pwedeng i-convert kasi hindi po lalabas yung option na i-convert nyo yung amount na yon into installment plans. So ano po itong mga yung ano tong installment plan ni ano ni East West sa credit card. So dito po guys, tinutukoy ko po rito is yung CJCB. Applicable rin po ito doon sa ibang mga credit card ni East West na katulad nung si Classic kasi ginagamit ko rin yung Classic. So a minimum of 5,000 pesos. Unlike any other credit card companies, mayroon silang option na i-convert yung purchases nyo into installment na walang minimum amount of purchase, so kahit anong amount. Like best example niyan is si RCBC. But dito kay ano kay East West dapat minimum of 5,000 pesos. Yun nga guys, kung meron kang purchases na more than 5,000 pesos, so pwede niyo po siyang i-installment ng up to 12 months. So minimum it starts from 6 months, merong 9 months up to 12 months. So pwede niyo po siyang i-convert. And once na nakapag-purchase kayo sa physical store and then nag-reflect na po yan doon sa account nyo or doon sa apps kasi doon nyo po yan ano, i-convert. So pag nakita nyo na po yan doon sa apps nyo yung amount na yun, halimbawa nakita nyo po for example is 5,200 pesos, may lalabas po yan sa ilalim ng amount na yun na convert into installment. So i-click nyo lang rin po yan. Papakita ko yung screenshot niyan and magsisingit tayo ng short video kung paano po yung pagko-convert ng ano ng purchases nyo into installment. So napaka-easy po nung ano niya na process. Minutes lang po aabutin niyo diyan. So dito guys, ano po yung ano po itong installment plan ni ano ni East West. So basically ano, may processing po ito, may processing fee. Currently yung ni East West yung processing fee nag-increase na, naging times it looks like it's 10% na po eh. Doon sa 5,000 pesos niya, meron ng 500 na processing fee. Doon pa lang sa pag-i-installment yun. So, pero last time, 2 months ago, nag-avail ako na itong installment. Nasa 250 pesos lang yung ano niya, yung processing fee. Looks like ang bilis niya mag-increase nung ano niya, nung processing fee niya. Pero ang hindi lang nagbabago rito is yung 1% na interest na nakapatong dun sa ano sa amount na i-installment nyo. Halimbawa, 6 months yung in-installment. So, every month, mayroong 1% po additional charges dyan aside from yung processing fee. So, ang laki bigla ng tinubo yung ano ng pinatong niya na increase eh. So, let's see later kung bakit ganun, kung pareho pa rin, pero medyo mataas na, parang nag-aalanganin na rin ako mag-installment. Pero kasi syempre, anticipated ko na na hindi aabot yung pambayad ko doon sa actual na due date, kaya in-installment ko siya. Ang magandang idea lang dito sa service na ino-offer nila is napapagaan mo yung babayaran mo, so pwede kang ano, pwede ka maging flexible kung kailan ka magkakaroon ng ano ng pera na pambayad. Tsaka pwede kang magdagdag doon ng additional purchases doon sa ano mo pa sa billing mo kasi yung 5,000 na papalo lang yan ng mga between 800 to
900 pesos yung monthly kapag isi-next months nito. So medyo magaan na. So kung kaysa yung ano yung mangungutang po kayo ng pera sa ibang tao and then ipa-purchase na may tubo. So dito ano mas maganda na. At saka ano, kakaroon na rin naman po kayo ng points sa purchases ninyo dito kay sa kay credit card. Ang medyo downside lang ngayon is ang laki nung ano niya nung increase nung processing fee. And sisingit lang natin guys yung ano na yan, yung short video na yan. Papakita ko sa inyo kung paano i-process yung installment plan diyan sa phone, sa apps mismo ni Stress Credit Card. After natin mag-purchase sa physical store, i-open lang natin itong si apps ni East West. Tapos hanapin lang po natin yung amount na pinurchase natin. Check natin kung nakalagay na po yung convert into installment yung link sa ilalim ng amount. And then pagkatapos niyan, i-click lang natin yan. And then makikita natin yung actual amount. Tapos makikita niyo po yung violet na button na yan. I-click niyo lang po yung convert now. So, makikita niyo yung summary diyan. And then magse-select po tayo ng terms of payment. The minimum po niyan is 6 months. Actually, hindi lang 12 months po, is up to 24 months. So may apat na option. So either 6 months, 12 months, 18 months and 24 months. So dito ako napili ko yung 6 months para maikli lang. Ayun po yung processing fee, makikita niyo dito sa ibabaw. So 500 pesos tapos yung term 6 months. And then lalabas na po yung summary na yan kung saan binili yan. Tapos magkano po yung magiging monthly nyo. And then yung total amount after nyo mabayaran. And then yung sa ilalim yan, ayan yung percentage monthly. So 1%. Ikiklik nyo lang po yung box sa baba to agree yung terms and conditions. And for security reason, kailangan nyo rin po i-enter yung password nyo. Hindi po yan OTP, yung password po nyo dun sa apps. Kung successful, makikita nyo na po yung green na may check na yan na na-convert na po yung purchases nyo sa installment. And then yung summary niya, tapos pagbalik nyo dun sa apps nyo, dun sa list of purchases, makikita nyo yung amount na yan na na-convert na siya. So converted na yung nakalagay. And guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel natin, huwag nyo pong kalimutang i-click yung subscription dyan sa baba. And yung bell notification para updated po kayo sa mga bagong mga video na ilalabas natin. Thank you so much guys for watching this video and hope to see you next time.